Natuwa ang mga OFW sa sila ng reliyon ng Saudi Arabia sa pasya ni Senador Noynoy Aquino na tumakbo ang standard bearer ng Liberal Party sa 2010 presidential election. Ang katulad niya ay ang kailangan ng mga Pilipino para makamta ng pagbabago sa gobyerno. Tayo ay nakakailangan ng pagbabago. Marami na tayong karanasan sa ating administrasyon na hindi pa rin nagbabago ang ating palakad. Nakikita ko sa kanya ang mga karakteristik ng tunay na leader. Malinis rin daw ang track record ni Noynoy at hindi siya nakalagkad sa anumang anomalya. Wala tayong narinig na patunayan na siya ay natakot sa anumang proseso. May plano na ang ilang grupo sa bahagi ito ng Saudi na bumuo ng kilusang susuporta sa kandidatura ni Noynoy. Kampante rin ang mga OFW sa Oman na magiging huwarang leader ng bansa si Noynoy. Susundan daw niya ang mga yapak ng kanyang mga magulang. Sama na raw sila sa mga kandidato na puro pangako, pero lalang naman daw nasasadak sa kahirapan ng Pilipinas. Meron mga katangian si Noynoy na tumakbo bilang presidente. Di naman kailangan na sa isang kandidato bilang presidente ay isang magaling. Kailangan dyan, ang sobra kasing galing, masyado na yatang naabuso ang panggugobyerno ng Pilipinas. Pero hindi lahat ay sangayon sa pagtakbo ni Noynoy sa pagka-presidente. Para sa akin, hindi. Hindi pa siya masyadong sa politika. At saka bata pa siya. Doon na lang muna siya sa Senado. Pero boto man o hindi kay Noynoy, panalangin pa rin ang bawat Pinoy sa Oman at Saudi ang malinis, mapayapa at maayos na halalan sa 2010. Before the election, naririnig po natin na maraming nagdadaya, nagiging magulo po yung nangyayaring election. Sana naman po, this coming election, para po maging malinis at maayos na po yung election. Kasama si Florante Katanong sa Damam, Saudi Arabia, nagbabalita sa Middle East, Rowan Solivilla, Muscat, Oman.